Kain tayo mga mas, ito pa yung suso. Oh. Clap. Hello sa inyo mga Mars, welcome ulit dito sa Putahe ni Nena. Ngayong araw di ba ngayong buwan is araw ng mga puso. Kaya ang lulutuin ko yung halaman ng puso. Siyempre, kolesterol to. Medyo makolesterol siya pero masarap naman to, bongga naman tong lulutuin ko. Gagawa tayo, magpipito tayo ng baboy at lalagyan natin ng mangtumas. Ang tawag sa lutuin ito, lechon ala Nena. Lika, umpisahan na natin. At siyempre, ito ang ating mga kailangan! Alam nyo na, nakita nyo na. Siyempre, unahin muna natin na balatan at hiwain ang ating bawang at sibuyas. Ito na mga Mars, inihiwa-hiwa ko na ang ating mga sibuyas. Siguro ang tataka kayo bakit may mga sibuyas pa. Malalaman niyo mamaya mga Mars kung bakit. Mag-share naman kayo mga Mars ng inyong putahe dyan. Masusubukan naming lutuin. Alam niyo ba mga Mars? Alam niyo ba mga Mars na minsan lang kaming kumain ng karne ng anak ko kasi hindi ganun kalaki ang sahod ng asawa ko. At syempre, gagawin natin itong espesyal. Sabi ko kanina, ang tawag sa lutuin ito ay lechon ala Nena. Ngayon syempre, para magkalasa itong ating lutuin, lalagyan natin ng asin. Depende pa rin sa inyong panlasa mga Mars ha. At syempre, ang gusto ko yung gantong pamintang crack. Ayoko ng pamintang powder. The more paminta, the merrier. O, oh, diba? Yung collection nun. Ayan. So, himay-himay natin. Gusto naman ako ng kamay mga Mars. Kaya, wala tayong dapat problemahin. Malinis ang aking mga magagandang kamay. At ngayon, buksan na natin ang kalan. Ayan na mga Mars, bukas na ang kalan at tandaan natin iprito ang ating baboy. Siyempre, huwag kakalimutan, lagyan ng mantika ang kawal. So ito na nga mga Mars, mainit na ang kawal at ang ating mantika at inang lutuin ang ating karning baboy. Lagay ko na lahat ng Mars. Hintayin lamang natin itong mag-golden brown. Taray, no? Golden brown. Kapag na-golden brown na siya, ibabaliktad natin and then magigisa na tayo. With, of course, Mang Tomas. O yan mga Mars, niliktad ko na para maluto naman yung ibang side. Ah, di ba? Sosyal. Minsan lang tiga kami kumain ng anak ko ng ganito, pero gagawin ko special. Ganoon din dapat kayo, misis. Pag may pagkakataon, may pera naman, huwag tiprin yung mga anak sa pagkain. Lalong-lalo na nga sa pagkain, ng mga mastansyang pagkain. Minsan lang naman, di naman araw-araw. Ano ba naman yung ibigay kay papaano yung masarap na ulam para sa pamilya? Ayan mga Mars. Oh, brown na siya. So, ibig sabihin, luto na ang ating karning baboy. So, patayin na muna natin ito mga Mars ha. Palamigin muna natin. Sandali. Lilipat natin ito sa malinis na plato. Bago natin igisa. Wow. Sarap. Sarap.
Okay, ito na mga Mars, yung kawali na ginamit natin kanina ay yung pinanggagamitin natin sa paggawa ng sauce ng ating lechon ala nena. So ito yung kawali, lagyan ko ng konting mantika. At syempre, una natin ilalagay ay ang sibuyas. Depende kung anong gusto mong unahin nyo. Pwedeng sibuyas, pwedeng bawang. Depende kung ano talaga. Nasa inyong decision nyo. At syempre, bawang. Medyo crispy natin yung bawang. Yan, mukhang masarap ito. Ayan. Ilagyan natin yung baboy. Ilagay ko yung baboy mga Mars sa ating pinagkisahan. So, nabuto naman na yung baboy natin kaya din natin kailangan pang masabaan pa. At syempre, para mas lalong maging espesyal, lalagyan natin ng Mang Tomas. Ang pinili ko yung siga, mas maanghang, mas ma-challenge. Kasi ang lasa-lasa talaga nito. Lagyan na natin. So mga Mars, nilagay ko isang bote para mas tosyal, mas malasa. Diba? Ang ganda ng kulay. Luto na ito mga Mars. Patayin na natin. Ito na mga Mars, ang lechon a la nena. Hello sa inyo ulit mga Mars. Kung mapapansin nyo, bit-bit ko pa yung kawali kasi nandito pa yung sauce. Masarap, sayang pa. Alam mo naman ako eh, medyo na kong manimot. Okay mga Mars, kain tayo. Oh, masarap talaga. Kain tayo mga Mars, ito pa yung sauce oh. Sarap. Kaya mga Mars, mag-i-share naman kayo ng putahin nyo, gagawin namin. Kain tayo. Bata mo na mga Mars ha. Hindi ko lang ito niluto ko. Love you. Sana all.